Bago po natin tawagin ang mga ngaral ng salita ng Diyos ngayon, inyo po akong samahan na buksan ang ating mga Biblia sa Revelation chapter 17 at babasahin po natin ito ng buong kabanata. Kung inyo na pong nakita ay sabayan niyo po ako sa aking pagbasa. Verse 1. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa tanyag na mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Na sa kanya ay nakiapid ang mga hari sa lupa at ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang halimaw na pula na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may pitong ulo at sampung sungay. Ang babae ay nakadamit ng kulay ube at matingkad na pula. Nagagayakan ng ginto at ng mahalagang bato at mga perlas. At hawak sa kanyang kamay ang isang kopang ginto na puno ng mga karumal-dumal at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga. Dakilang Babylonia, ina ng mga mahalay na babae at ng mga karumal-dumal sa lupa. At nakita ko ang mga babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus, nang makita ko siya ay lubhang naggilalas. Verse 7, ngunit sinabi sa akin ng anghel, "Bakit ka naggilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon at ngayon wala na at malapit ng umahon mula sa di matarok na kailaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga naninirahan sa lupa na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan ay magigilalas kapag nakita nila ang mga halimaw sapagkat buhay noon ngunit ngayon wala na at darating pa." Kailangan dito ang pag-iisip na may karunungan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae. Sila rin ay pitong hari. Ang lima sa kanila ay bumagsak. Ang isa ay nananatili pa. Ang isa ay hindi pa dumarating at pagdating niya, kailangang magpatuloy siya ng sandaling panahon. At ang halimaw na buhay noon at ngayon wala na, ay siya ring ikawalo ngunit kabilang sa pito at siya'y patungo sa kapahamakan. At ang sampung sungay na iyong nakita ay sampung hari na hindi pa tumatanggap ng kaharian. Subalit sila'y tatanggap ng kapangyarihan bilang mga hari sa loob ng isang oras kasama ng halimaw. Verse 13, ang mga ito ay may isang pag-iisip at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa halimaw. Makikipagdigma ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat sila'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. At ang mga kasama niya ay tinawag, mga hinirang at tapat. At sinabi niya sa akin, "Ang tubig na iyong nakita sa kinauupuan ng mahalay na babae ay mga bayan, napakaraming tao, mga bansa at mga wika. At ang sampung sungay na iyong nakita sila at ang halimaw ay mapupuot sa mahalay na babae, nang siya'y pababayaan at uhubaran nila. Lalamunin ang kanyang laman at siya'y lubos na susunugin sa apoy. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanyang layunin at magkaisa ng pag-iisip at ibigay ang kanilang paghahari sa halimaw hanggang sa maganap ang salita ng Diyos. Verse 18, ang babae na iyong nakita ay ang dakilang lungsod na nagahari sa mga hari sa lupa. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tawagin po natin si Pastor George. Maraming salamat, Alfred. Malinaw mong binasa ang salita ng Diyos. At nagpapatuloy tayo sa ating pag-talakay dito sa ating pong series na pinamagatan nating The Lamb Upon the Throne sa Book of Revelation. At sana tulungan din tayo ng Panginoon na maintindihan natin ang gusto ito. I'm trying my best na maging simple, lalo na sa mga bata. No, dahil sa prayer kanina ng isang kapatid sa taas si Paul, sana ay maintindihan daw ng mga bata maging yung mga naipapangaral dito sa pulpito, no. Sana nga sa tulong ng Panginoon at ng Espiritu Santo. Now, sa mundo ng advertisement, ang mahalagang bagay ay hindi
kung ang produkto ay mabisa para sa isang particular na layunin, kundi kung catchy, no? Kung makatawag interest yung pamamaraan ng pag-a-advertise para bilhin yung produkto, hindi ba? Halimbawa lang, siguro na papanood naman ninyo ito, itong ganitong klase ng advertisement. Noon, puro plano lang. Ngayon, sikat ka na. Dati, namimiss mo lang. Ngayon, misses mo na. Dati, pumapara lang ng taxi. Ngayon, may kotse na. Emperador, emperador, angat ka sa tagumpay. Parang wala naman yata kinalaman yung emperador na yun, ano, doon sa mga binanggit niya. Now, makikita natin na ang layunin ng advertisement ay hindi talaga ibigay ang kailangan mo, kundi hikayatin kang bilhin ang produkto kahit hindi mo naman talaga ito kailangan. Ganito ang ginagawa ng ating makasalanang mundo. This is what the fallen world is doing sa kanyang mga mamamayan. Merong tinatawag na seduction, even deception, to persuade the people to engage on the sinful practices which characterize the sinful world. Now, tinawag ni Apostol Juan ang sanlibutang makasalanan o fallen world na ano? City of Babylon. O woman. O isang babae. Now, pumapasok na tayo sa ika-anim na pangitain mula sa pitong pangitain na humuhubog sa buong aklat ng Revelation. So, nandito na tayo sa verses chapter 17 to 19, the downfall of Babylon. Okay, nandiyan na tayo ngayon. Ngayon, mapapansin ninyo mga kapatid na sa mga huling kabanata ng aklat ng Revelation, mayroong dalawang syudad na babanggitin. Dalawang syudad na babanggitin na ang syudad na ito ay dinidescribe bilang mga babae. Ang una ay ang Babylon. At yung Babylon daw yon ay isang prostitute. Isang mapakiapid na babae o patutot. At isa pang syudad na babanggitin dito sa mga final chapters of the Book of Revelation ay yung Jerusalem. At ito naman ay ang Bride of Christ. Ang asawang babae na ikakasal kay Kristo. Silang dalawang syudad ay kumakatawan sa dalawang komunidad, dalawang sets of values, at dalawang future, two futures. Ang tanong ay, na gustong sabihin sa atin ni Juan, saan ka kabilang? Kabilang ka ba sa syudad ng Babylonia o sa syudad ng Jerusalem? Kabilang ka ba sa isang community na tinatawag na babaeng nakikiapid o isang babaeng ikakasal? Ikaw ba ay nahihikayat ng kayamanan ng mundong ito o ang puso mo ay nakatuon sa panglangit na kayamanan? Nararamdaman mo ba na at home ka dito sa ating mundo o sa tingin mo ay hindi ka para rito? Do you belong to the another empire and the empire of the Lamb of God? Ang mensahe na gusto kong sabihin sa inyo ngayon pong umagang ito ay ito. The corrupt course of this world is striving, but God is in charge of everything. Ang mundong ito ay patuloy sa kanyang korupsyon. Nagtatrive, nagpa-progress. Ngunit ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay at sa huli, makikita natin, siya ang tatapos ng lahat. Ngayon, hatiin natin sa tatlong bahagi ang ating pag-aaral. Una, the woman and her description. Yan ang una. Pangalawa,
the woman and her dominion, and the woman and her disintegration. The woman and her description. Now, obviously, nung binanggit ni Juan itong Babylon, hindi tinutukoy ang isang literal na Babylonia na itinatag ni Nebuchadnezzar matagal ng panahon. Matatandaan na once upon a time, sa kasaysayan ng ating mundo, mayroong isang makapangyariang imperyo sa ancient world na yan ay ang tinatawag na Babylonian Empire. Matagal nang wala ito. Ang totoo, ito ay matagal nang nawala noong lupigin ng hari ng Persia na si King Cyrus the Great ang Babylon noong 539 BC. Pero bago pa sa panahon ni Nebuchadnezzar, alam natin na yung Babylon ay nag-exist na as a city. Not just an, hindi siya empire, kundi as a city. Sa Genesis chapter 11, binanggit yung pangalang Babel, Tore ni Babel, natatandaan ninyo. Yung Babel sa wikang Hebreo at yung Babylon ay isa lang na salita. At yung Babel ay itinuturing na kauna-unahang idolatrous city na nag-exist sa ating mundo. At ito rin ang kauna-unahang syudad na nagsama-sama ang mga tao para magpahayag ng kanilang opposition sa Diyos. Yun po ang Babel. At later on, ay naging Empire of Babylon. Now, binanggit dito ay Babylon the Great. Babylon the Great. Now, anong ibig sabihin? Ang ibig bang sabihin? Nung sinabi nung sa pangitain ni Juan ay darating ang araw, biglang muling tatayo ang Babylonia? Now, alam nyo, naging kaisipan niya ng marami ng mga Christians na nag-iinterpret ng Bible noong panahon na si Saddam Hussein ay namayagpag dito sa ating pong mundo. Noong si Saddam Hussein ang naging presidente ng Iraq, iniisip ng maraming nag-iinterpret ng Bible, mukhang muling ito na yung katuparan daw ng revelation na ang Babylonia ay muling maitatayo uli. Yun ang kanilang paniwala. Eh, kaso namatay naman si Saddam, ano? At yung Iraq ay hindi na masyadong malaki ang impact ngayon sa ating mundo. Ngayon, meron naman nagsasabi na itong Babylon na ito ay tumutukoy particularly in reference to Rome. Bakit? Sapagkat sa verse 9, binanggit doon na yung babaeng nakaupo ay nakaupo sa pitong bundok, the seven mountains. Now, alam natin na ang Rome ay tinatawag na the city of seven hills. Siguro alam nyo yan, ano? Rome is the city. Kasapagat yung Rome ay pinalilibutan at nandoon ang pitong mga burol. No? Yan ang Rome. Hanggang ngayon, andun yan. But, mga kapatid, gusto kong sabihin, totoo na ang Rome ay said the city of the seven hills, pero nung dinipik ito sa atin ni John, mapapansin niyo ang ginamit niya ay Babylon the Great. He universalize it. No? For example, yung seven hills sa Rome, actually, a very minor elevation. Ang ibig sabihin, burol yan eh. Pag sinabing burol, hindi siya masyadong mataas. Di ba? Ang ginamit dito ni Juan ay bundok. No? Mataas ito. Sabi ng maraming mga tinignan ko sa Google, pag sinabi daw burol, ranging from 40 to 450 above sea level. But John uses the word mountains, not hills. Not hills. Likewise, tinawag niyang Babylon the Great. Hindi lang Babylon. So these are verbal clues that he is speaking of something far greater than Rome. Siya ay tumutukoy saan? Sa fallen and sinful world. Babylon is a representation of the fallen and sinful world. Isang makasalanan na sanlibutan. Now, tingnan natin kung paano dinescribe ni Juan sa atin dito itong woman o Babylon. Unang-una, dinescribe niya ito na woman of prostitution. Verse 1, woman of prostitution.
Verse 1, then one of the seven angels who had seven bowls came and said to me, come, I will show you the judgment of the great prostitute who is seated on many waters. Pagdating sa verse 5, and on her forehead was written a name of mystery, Babylon the Great, the mother of prostitutes and of earth's abomination. So makita niya, generalized na, universalized, and of earth's abomination. Now, ang ginamit na salita rito ay porne, yung ginamit niyang sa ginamit na salita prostitute. Nandoon ang galing yung salitang Griego, ang ginamit na salita sa Griego ay porne. Doon natin hinalaw yung salitang pornography, no? Ang emphasis dito ay yung ability ng ating makasalanang mundo na tuksohin at akitin ang mga tao palayo sa Diyos. At totoong nangyayari yan. This woman drops people in a cycle of evil that prevents them from turning to God. Napansin natin, ganito ang ginagawa ng ating mundo. Nilalasing niya ang marami sa kanyang ino-offer na kasiyahan upang ang mga taong ito ay hindi isipin ang kanyang pangangailangan ng Diyos. At ano ang mga mapapansin nating ino-offer ng mundo? Ang lahat ng yung ino-offer ng ating mundo ay mga bagay na hindi naman talaga nagbibigay ng kasiyahan. Diba? Parang yung sinasabi sa, ano ba, sa economics, yung sa the law of diminishing return. Narinig niyo na yan, ano? Ibig sabihin nun, yung ginagamit yan sa economics, eh, di ba? Halimbawa, kung sa simpleng salita, kung yung paborito mong chocolate, no? Pag kinain mo yon ngayon, masarap. Kinabukasan yun din ang kakainin mo. At yun ang lagi mong kakainin. Yung sarap na nararamdaman mo nung una mong kinain yun ay hindi na katulad ng sarap na nararamdaman mo sa pagpapatuloy nun. Tama ba? Sapagat, ganun naman ang ino-offer ng ating mundo. Ano mang bagay na ino-offer ng ating mundo ay maaaring magbibigay ng kasiyahan, ngunit hindi lasting. Pero patuloy nitong inilalagay sa isip at sa puso mo ang pangangailangan nito. At totoo naman yan, hindi ba? Alam naman natin na maraming mga tao, maaring siguro sabihin na natin, eh napakayaman na. Pero hindi pa rin sila tumitigil, no? Sa pakikipagkompetensya ng kanilang negosyo para sila ay mas humigit pa ng gusto sa iba. Bakit? Sapagkat wala talagang satisfaction. At hanggang sa dumating ang time na maging overindulgence na siya. Ang ibig sabihin, ang pinapangako ng ating mundo na kasiyahan ay empty promise, hungkag, walang laman. The woman of prostitute. Pangalawa, the woman of pomp. The woman of pomp. The woman was called Babylon the Great. Verse 5, binasa natin kanina. Now, siguro, naalala natin yung greatness ng Babylon, maalala natin si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, sa isang pagkakataon, ay kanyang tiningnan ang kanyang kaharian. At nang makita niya ang kanyang kaharian, masyado siyang humanga. At sinabi niya, ito ba ang dakilang Babylonia na aking itinayo para sa maging tahanan ng aking kaharian? Para makita ang aking kapangyarihan at para parangalan ang aking karilagan. Di ba yan ang sinabi niya? At matapos sasabihin niya yon, ano ginawa ng Diyos? Inalis sa kanya ang lahat ng ito, no? Yung kapangyarihan, yung kinang, ang kalwalatian, at siya'y naging parang baliw na nakatira sa lansangan, sa bukid, na habi doon ay nahamugan ang kanyang likod, at tumutubo ang mga balahibo na tulad ng balahibo ng hayop. At, ang sabi, kumakain din siya ng damo. Yun, ang dakilang si Nebuchadnezzar. Ganon ang kanyang kalalagayan. Sinira ng kanyang mga gawa ang kanyang buhay. Sinira ng kanyang kayabangan ang kanyang pagkatao.
Because Babylon is the mother of harlots. She is the world. Now, we read in verse 4. Basahin natin sa verse 4. The woman was arrayed in purple and scarlet and adorned with gold and jewels and pearls, holding in her hand a golden cup full of abominations and impurities of her sexual immorality. Alam niyo, sabi, ang suot daw niya ng woman na ito ay kulay ube. Purple. Alam niyo, sa ancient time, ang kulay ube ay isang fine and pompous color na siyang kulay madalas ng mga mariringal na tao sa kanilang kapanahunan. Sinusuot ng mga babae at ng mga lalaki ang isang mamahaling damit na kulay ube para ipakita ang kanyang pagiging marangal. So, hindi lang yon, ang kanyang damit ay kumikinang tulad ng ginto, mga mahalagang bato at perlas. Anong sinasabi rito sa atin? Anong punto? The point is, this is what the world is offering to the people, the temporary and economic prosperity. Temporary and economic prosperity. Now, hindi natin sinasabi na ang pera at ang kasaganaan ay masama. We don't say that money and prosperity in and of itself is evil. Pero alam nyo, kung paano meron tayong pwedeng ituring na sumpa ng kahirapan, di ba? The curse of poverty. Maraming tao naghihirap talaga sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, nagdarahop, halos walang makain. Meron ding tinatawag na sumpa ng kasaganaan. Di ba? May sumpa ng kasaganaan. Naging successful ang ating mundo na hikayati ng marami na isipin na ang pera at kayamanan ay isang makapangyarihang bagay na dapat sambahin. Na dapat maging idolo at maging object ng kanyang affection. Nasaan natin makikita ang maraming mga tao na walang pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual? Saan natin makikita? Sa mga bansang mayayaman. Sa mga bansa na mararangya doon sa Europa. Saan makikita ang pinakamaraming atheist? Sa isang mayamang bansa ng Sweden. Naroon ang maraming mga hindi naniniwala na merong Diyos. Ibig sabihin, ang kayamanan, hindi siya masama. Ang kasaganaan, hindi siya masama. Ngunit meron siyang dalang sumpa sa buhay ng marami. Ano pat ito'y hinahangad at ginagawang Diyos ng marami sa kanilang buhay at hindi na nila isipin ang kanilang pangangailangang espiritual. The woman and her description. Let's go to the second heading. The woman and her dominion. The woman and her dominion. First, her influence is extensive, worldwide. Verse 2, with whom the kings of the earth have committed sexual immorality, and with the wine of whose sexual immorality the dwellers on earth have become drunk. Verse 15, and the angel said to me, the waters that you saw where the prostitute is seated are peoples and multitudes and nations and languages. Verse 18, and the woman that you saw is the great city that has dominion over the kings of the earth. Nakita natin kung gaano katindi yung dominion ng woman na ito. In other words, walang bansa, walang grupo ng mga tao, walang henerasyon na hindi apektado ng mga kuko ng mahiwagang babaeng ito. Ang kanyang mga kliyente ay mga kapitalista, komunista, diktador, presidente, mga hari, mga mahihirap, mga mayayaman. Yan ang kanyang kliyente. Ang kamunduhan ay problema hindi lang ng mga mahihirap, kundi ng mga mayayaman. Lahat ng tao sa ating mundo ay nahihikayat ng babaeng ito na uminom ng kanyang pakikiapit. Walang sistema ng ating gobyerno
walang political ideology, walang human philosophy na hindi nabahiran ng dumi ng babaeng ito. Because she is everywhere. And sad to say, brethren, sad to say, worldliness can get into the church. Even the church. Mm-hmm. Even the church is not exempted to the clutches of worldliness. Si Horatius Bonner, sabi niya, tiningnan ko ang, hinanap ko ang iglesia, sabi ni Horatius Bonner, at nakita ko sa mundo. Hinanap ko ang mundo at nakita ko sa iglesia. Anong ibig niyang sabihin? Maging ang iglesia ay nababahiran ng worldliness. Even Christians can be deceived and be seduced by the outward charm and apparent profit it offers. And such is the reason may mga simbahan ngayon na maging ang kanilang ebanghelyo ay dinadagdagan nila at binibigyan nila ng iba pang mga mensaheng makakaakit sa iba. Yun yung prosperity gospel. Diba? At sinasabi, manampalataya kay Kristo para umasenso ka. Manampalataya ka kay Kristo at anumang klase ng karamdaman ay pagagalingin niya. Hindi ba ganyan ang ino-offer ng marami? At yun ang ka-attractive sa marami? Kaya mapupunta kayo sa mga ganyang klase ng mga pangangaral. Punong-puno ang kanilang mga pagtitipon. Because they are offering something that is being offered also by the world. But more than that, brethren, let me say this. Worldliness is an attitude of the heart toward God and our fellow human beings. Ito yung pagkakaroon natin ng malamig na damdamin sa ating kapwa-tao. Ito yung kayabangan. Ito yung pagpapahalaga sa sariling kapakanan. Ito yung kapaitan. Ito yung indulgence sa pagkagumon. Ito yung pagtingin sa sarili ng higit sa iba habang ini-ignore naman ang nararamdaman ng iba. Ang worldliness o ang pagmamahal o ang kamunduhan ay paghanga sa tao imbis na pagsamba sa totoong buhay na Diyos. Her influence is extensive worldwide. Not only that, her intention is explicit. What is the intention of this of the world? To wipe out the church. Verse 6. And I saw the woman drunk with the blood of the saints. The blood of the martyrs of Jesus. Now, of course, itong mundo natin, inanimate object naman yan. No? Hindi naman conscious yung mundo natin sa ginagawa nila na sila ay para pahirapan ang iglesia. Hindi. Nandoon ang impluensya ng devil, ni Satan, yung dragon na sa likod nila. No? Para gumawa ng mga sistema na makakapagpaakit at para makapagpapalayo sa Diyos. Kaya nga may nagsabi ng ganito, immorality and tyranny make a great team in wiping out the church. Now, just this week, nakita ko sa balita, dalawang miyembro ng Israel's parliament na pinangungunahan ni Prime Minister Netanyahu ang nag-introduce ng bill sa kanilang parliament na pagbawalan ang mga tao na mangaral patungkol kay Kristo. Saan? Doon mismo sa kanilang bayan, sa Jewish state. At ipakukulong kung ang sino man ay masusumpungan na mangangaral patungkol kay Kristo. Imagine that, brethren. Yung mismong bansa na mismong ang Diyos ay makapangyarihan sa kanyang pagkilos sa nakaraang mga panahon. At dito mismo sa bayang ito ay pinanganak ang Messiah. Dito mismo ipinanganak at lumaki ang Panginoong Jesucristo at nangaral ang Panginoong Jesucristo. Dito nagsimula ang paglaganap ng iglesia. Dito ipinagbabawal ngayon ang pangangaral patungkol kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang Babylon ay laging nandyan.
it will always be here, and sometimes the harm that it will cause is greater and obvious to a certain place. Basahin natin itong verse 8. The beast that you saw was and is not and is about to rise from the bottomless pit and go to destruction. And the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast because it was and is not and is to come. Kita nyo, ano yung beast? It was and is not and is to come. Ano, gusto ko sabihin, medyo marami dito sa Revelation 17, mahirap intindihin ha. Pero itong binasa natin, isang bagay yung sinasabi nito sa atin. Yung Babylon ay nakaraan, nakikita sa nakaraan, nakikita sa pangkasalukuyan at sa hinaharap. Ang ibig sabihin, yung Babylon hindi nawawala. Babylon was and is to come. Ang kanyang esensya, no? Ay nariyan, nag-iiba-iba lang ng mukha. Nag-iiba-iba lang ng anyo. Siguro, nung panahon ni Apostol Juan, nung nakikita niya ang Roman Empire na nakaupo sa pitong burol, no? Yun ang nakikita niya, ito ang Babylonia. Tama? Siguro yun ang nasa isip niya, pero pinalawak niya. Hindi lang ito ang Babylonia. Sa mga susunod na saling lahi, makikita ang Babylonia. Sa kanyang pangitain, nakita niya rin, no? Yung, ano, 10 horns na may 10 hari. Ito yung mga pinuno. Meaning, yung Babylonia is constantly changing and has the habit of bouncing back in different forms with the same intention. To oppose the church and to seduce people away from Christ. Yan ang trabaho ng Babylon. Hikayatin ang mga tao, no? Na magumon sa kamunduhan at hindi isipin ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at spiritual niyang kalalagayan. Yan ang Babylon. Dalawa ang kanyang ginagawa. Ginagawa niyang panghikaya at ginagawa niya'y pag-uusig. Iba't iba. Ang kanyang pamamaraan. Minsan sa panahon, sa nakaraan, may hari na magiging malupit sa mga Kristiyano. Pagkatapos, maaaring hindi magiging malupit, ngunit ang kamunduhan at ang imoralidad ay pinapayagang mangyari. Eh, diba't ganyan na nangyayari ngayon sa maraming bansa sa Europa? No? Hindi man sila naging malupit, na inuusig at pinapatay ang mga Christians, ngunit pinalalaganap ang mga maling policies tulad ng homosexual marriage, no? Tulad ng abortion, at iba't ibang mga makamundong gawain para ang mga tao ay lumayo ng lubusan sa Diyos. The woman and her dominion. Now let's go to the last heading. The woman and her disintegration. Unang-una, pwede nating sabihin at ginamit ko yung salitang self-defeating nature of evil. The self-defeating nature of evil. Verse 16, and the 10 horns that you saw, they and the beast will hate the prostitute. They will make her desolate and naked and devour her flesh and burn her up with fire. Ano sinasabi ng talata? Yung isang tao masama, sisirain din siya ng kanyang kasamaan. Napansin nyo, ang sabi, yung 10 horns at yung halimaw, magagalit siya doon sa prostitute. Ang mag-aaway sila, magsisiraan sila, magwawasakan sila. Totoo ba yun? Yung taong gumagawa ng masama, minsan siya din ang binabalikan ng kanyang ginawang kasamaan. Halimbawa, eh palagi ko napapanood nyo to, no? Natatawa lang ako dito sa, minsan nakikita ko sa Facebook eh, saka sa YouTube eh, no? Yung baba, yung halimbawa, mayroong isang tao, kusa niyang iiwanan yung bag niya sa tabi ng ibang tao, iwanan niya, kusa lang niya, parang social experiment yun eh. Now, pagtingin nung katabi, imbis na dali sabihin niya, iapot niya yung bag, yung bag mo, anong gagawin niya? Titingin muna siya sa paligid, titingnan siya malayo na, tapos unti-unti niyang bubuksan yung bag.
Pagkas pag ganun niya, merong, di niya alam, merong clamp dun sa loob. Iipitin yung kamay niya. Kasi talagang... napanood niyo siguro yan, ano? Yung isa naman, yung iba naman, yung... Diba, naglalakad ko, usan niyang ihuhulog yung kanyang cellphone. Tapos yung nakasunod, imbis na ibigay yung cellphone, ang gagawin, ibubulsa. Yung pala may kuryente yun. At manginginig yung buong katawan niya. Anong punto? Dito sa atin, the point is, huwag tayong maakit sa kinang at glamorosong pangako ng ating mundo sapagkat ang lahat na ito'y huwad at dadalhin tayo sa kapahamakan. Ginawa ng, yan ang nangyari kay Judas eh. Diba na, kanyang ipinagkanulo ang Panginoong Jesucristo sa 30 pirasong pilak. Naakit siya sa 30 pirasong pilak eh. Nung mabili, nang makuha niya na yung 30 pirasong pilak, nagbago yung kanyang pakiramdam eh. No? Nagkaroon siya ng remorse, nagalit siya sa sarili niya. At sumunod, nagpatiwakal na siya. Ganun ang nangyayari sa kasalanan. Nagkakaroon ng disintegration. Akala mo nagpo-prosper, pero magdi-disintegrate din siya. Magsisiraan, magkakawasakan din sila. Pero ang huling-huli na gusto kong sabihin, the sovereignty of God over evil. Verse 17, for God has put into their hearts, ang sinin yung salita, for God has put into their hearts to carry out His purpose by being one mind and handing over the royal power to the beast until the words of God are fulfilled. Ang punto, God is never out of control over the evil things that happen in this world. Sabi siya nga daw ang naglagay nung bagay na yun sa puso nung ano eh, nung halimaw eh. Siya din ang naglagay ng bagay na yun sa puso nung mga, nung 10 horns eh. Sabi niya, di ba? Para ano, ma-fulfill yung kanyang layunin. Ay, alam nyo, ang ganda yan. Di ba, that must be a great comfort to us, brethren, di ba? Kapag susunod tayo sa Panginoon, minsan, hindi natin nakikita yung bunga ng ating pagpapagal. Yung mga gusto nating mag-ambag para sa kabutihan ng ating lipunan, pero ano nangyayari, di ba? Paano tayo mag-aambag sa kabutihan ng lipunan? Dinadala natin ang ebanghelyo. Nagpapakita tayo ng magandang halimbawa at patotoo ng kabanalan at ng mabuting ugawain, no? Pero ano nangyayari? Patuloy pa rin ang kasamaan. And sometimes, ang nararamdaman natin, lahat ng bagay na nangyayari ay mukhang hindi ito ang dapat nangyayari. However, paalala sa atin ang Book of Revelation, God is sovereign. Ang Diyos ay Diyos na soberano at Kanyang pinapayagan maging ang mga bagay na masasama na mangyari para sa Kanyang banal na layunin. Kaya nga, dapat pa rin tayong ma-encourage, magpatuloy sa paglilingkod para sa simulain ng Diyos, sambahin natin ang Kanyang pangalan, tumayo tayo sa katotohanan ng matibay at ng may katapatan. At ito ang gusto kong sabihin, the only safest place in this world is to make sure that you are in the Lord. The only safest place in this world is to make sure that you are in the Lord. Hindi safe ang mundong ito. Kahit saan kayo pumunta, hindi safe. Hindi safe pumunta, alam ko na may mga lugar na akala mo safe. There is no safe place in this world. Ang pinaka-safe place lang ay matiyak mo ang sarili mo na nasa Panginoon ka. Matiyak mo ang sarili mo na ikaw ay ligtas na. Na ikaw ay tinubos na ni Kristo. Na ikaw ay kabilang na sa Kanyang pamilya. Kaya kung hindi mo pa natitiyak ang sarili mo na wala, ngayon sa oras na ito, anong gagawin mo? Tumakbo ka kay Kristo ngayon sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Hingin mo ang kaligtasan na kailangan mo at kapatawaran na kailangan mo at tumalikod ka sa kasalanan. Yun ang kailangan. Sapagkat may pangako, verse 14, at dito ako magtatapos. Itong pangako, verse 14. Makikipagdigma ang mga ito. Sino yon? The woman, the prostitute, the beast, no? The 10 horns, saan siya makikipagdigma? Sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero.
sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ang mga kasama niya ay mga tinawag, mga hinirang at tapat. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa paalala ng iyong salita sa umagang ito. Sana na-encourage kami, Panginoong Diyos, na magpatuloy pa rin sa gitna ng mga iba't ibang sitwasyon na hinaharap namin sa buhay. Sapagkat ikaw ay isang sovereign God, ang daming mga pang-aakit at ang daming mga panlilinlang na maaari ay nasisway din kami, nadadala rin kami. Pero sana hindi mawala yung focus namin na kami po ay mga anak ninyo, mga mananampalataya ninyo, merong great and bright and eternal promise na meron sa amin na wala sa mundong ito. Kung ano man ang ino-offer ng mundo, panandalian lamang. Kung ano man ang ino-offer ng mundo, ito yung merong law of diminishing return. Hindi talaga nagbibigay ng satisfactions. So tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na hanapin namin ang totoong kasiyahan sa iyo lamang. Tulungan mo kami sa lahat ng panahon ng aming buhay, ang aming isip at puso ay nakatuon sa iyo. Maikli lamang ang buhay. Bukas makalawa, harap kami sa iyo. Ang ilan sa amin, mauuna. At ultimately, we will be facing you in the final judgment. And so help us, Lord, to really focus our minds on the things that are heavenly, not on the things that are earthly. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen.